Isang batang babae sa Laguna ang sinakal, pinatay sa saksak at isinilid sa isang bag. Nahuli agad ang suspect na umaming nagdroga siya bago niya gawin ang karumal duma ng krimen. Nakatutok si Ian Crew. Magkikinder na sana ngayong pasukan ng 5 taong gulang na si Redelyn Sumage. Pero ang papasimula pa lang na buhay na paslit sa karumal dumal na kamatayan na uwi. Nadiskubre ang bangkay ni Redelyn sa loob ng isang bag na gawa sa sako sa bahay ng isang lalaki sa barangay Patimbaw, Santa Cruz, Laguna. Tagapila, Laguna ang biktima at isinama lang ng kanyang anak na mamasumang katulong sa lugar. Dapat tinatanong nila yan. Ang biktima sa labas ng bahay ng amo ng kanyang ina. Eh, damit na mo ganyan kalit na bata. Patayin mo yan. Posible pinatay, baka ginahasa niya pa yan. Grabe. Tapos itong mga human rights na to, laging, kaya tuloy pa rin yung mga ginagawa ng iba dahil kasi walang nasasampulan. Ipagpaligay mo ng demi na ano, na hindi deterrent. Pero paano naman yung justice ng mga namatayan? Kayo, kung gusto nila, siguro, kung may kapitbahay kang ganyan, baka hindi ka titira eh. Kawawa na Pilipinas pag ganyan. Mag-aalisan na tayo lahat. Sila-sila na lang magpatayan dun. Nang biglang mawala. Ito, isa pa rin itong mali. Isa pa rin namang mali ang magulang. Pag alam nyo ganong kaliit yung anak nyo, hindi mo iwawali sa tabi mo yan. Lalo yung sa Pilipinas na ang mga human rights nagpo-protector ng mga drug addict na okay lang na hindi sila hulihin. Kasi pag hinuli mo yan, talaga lalaban ni papatay. Kita mo nga yung walang ginagawa sa kanila, pinapatay nila yung pa kayang manguhuli. Ang di nila labanan, patayin. Tapos pagkakamalan yung pulis na kaya pinatay eh, dahil pinatay lang, di lumaban yun. Yan yung wala kalaban-laban, ipinapatay eh. Yung mga magulang naman, kayong mga magulang. Huwag yung iiwanan yung anak nyo ng ganun kaliit. Pabayaan mong lumaboy sa labas. Iba na panahon sa Pilipinas, sa dami na ng mga adik. Sa dami na ng mga hayop. Eh wala. Wala tayong magawa. Kahit ang human rights natin eh, walang pangil eh. Para yung, kumbaga sa magulang, para yan yung lolo. Pagpapaluin mo na yung anak mo dun, magtatago sa lolo. Yun ang ano style ng human rights. Kaya lumalaki ulo, nasasabi ng magulang. Kaya lumalaki yung ulo na ako nyo eh. Kasi lagi nyo inano. Ganyan din yung mga adik. Kaya lumalaki yung ulo ng mga adik na agawa ng ganyan. Kasi alam nila, hindi sila walang death penalty, walang kwan. Kulong lang, tapos sa kulungan, kakain. Hindi na tanda ang Pilipinas. Nahuli naman agad ng suspect na si Glenn Daracan Manzanero na kapitbahay ng amo ng ina ng biktima. Ayon sa pulisya, habang pinaghahanap ang bata, nagsabi raw ang suspect sa kanyang mga kaanak na may ipatatapon siyang basura. Pero nakita na raw ng mga kaanak ng suspect na bata. Pag nagsasya, bukasis. Parang zombie na yan eh. Ng pulis. Parang zombie. Pag-amin naman ng suspect, gumamit siya ng shabu kaya nawala sa sarili at nagawa ang krimen. Nangyari na po yun. Nawala na po ako sa pag-iisip nun. Masama ang epekto. Diyos ko po. Naikot nandito ako. Dati na raw sumuko sa Oplantukhang si Daracan. Pero tuloy pala ang kanyang paggamit ng droga. Inabi naman niya until this very moment na bago mangyari yung krimen, gagagamit lang siya. Nawala nga po ako sa katinoan, hindi ko na po alam. Ang ina ng biktima, napaiyak na lang sa nangyari sa anak, lalo't kamamatay lang din ang kanyang asawa. Kayman, desidido siyang kasuhan ng suspect. Murder nga, murder muna in relation to 7610. Kasi minor yung biktima niya. Huwag ko yung humihingi ng kapatawaran. Sa nagawa ko.
Ian Cruz, Nakatutok, 24 Horas. Itong magagawa natin, kaming kagaya namin mga taga-RW, paano kami mananahimik, paano kami magiging mananahimik dito at magiging peaceful dito na alam namin walang mangyayari sa mga anak namin, sa mga kapatid namin. Ganyan nangyayari. Kayong mga human rights, tinutulungan nyo sila na maging ganyan. Grabe. Sana magising na tayo. Hindi si Duterte. Hindi si Duterte ang dapat na kinakalaban nyo. Dapat kinakalaban nyo. Kahit na nahirap yan o mayaman yan, parehas pa rin eh. Alam mo, para tayong magtatayo ng zombie. Alam mo yung zombie? Na kapag nakahitit na sila, hindi na sila tao. So, nagpaparami kayo ng zombie. Kayo mga human rights, nagpaparami kayo ng zombie dyan sa Pilipinas. Ay sana, kung gusto nyo ng mga ganyan ng mga tao, sana, dyan kayo tumabi sa mga ganyan. Kayo ang, yung mga anak nyo, yung mga ano nyo, dyan. Total, mahilig naman kayo magpatawad. Dyan kayo sa kanila tumabi, dyan kayo sa kanila maging kapitbahay nila, tapos patawarin nyo kung gasain yung ano nyo, patayin yung mahal nyo sa buhay, patawarin nyo. Eh, mga ano yung human rights eh. Hindi pa kayo, ano, hindi kayo kan eh. Hindi lang yan yung pagdideterrent, kundi justice dun sa mga namatayan. Nasaan yung justice?